Sana hindi rinig masyado yung ulan. But anyway, everyone, welcome back to our YouTube channel. Today, gagawa na naman tayo ng panibagong review. And this time, it's gonna be a lip tint collection from Kai Cosmetic. They sent this to me a few days ago and ngayon natin siya gagawa ng review at ngayon natin siya ipatry. So kung gusto niyo makita yung apat na shades na nirelease nila initially, just please keep on watching. Okay. Right now, wala tayong makeup. Nagkilala ako ng konting-konti. Actually, hindi konti yan. Medyo makapal yung kilay natin. But anyway, okay na yan. Ito yung PR package na pinadala sa akin ng Kai Cosmetic. C-A-I Cosmetic or Kai Cosmetic. Hindi ko alam kung ano eh. Pero sana hindi ko nabubutcher yung ano nila. C-A-I siguro. C-A-I Cosmetic. Celebrate timely victory. Thank you for supporting our brand. Don't forget to snap, tag, and share. Let's connect. Ililink ko na lang kasi nakalagay din dito yung mga link nila sa social media platforms nila. Kasama din sa PR package nila yung confetti. Na ito, itong mirror na to. Na parang gold or rose gold ba to? Ayan. Tapos nakalagay lang dito, you look good. Ayan. Tapos may scrunchie na kasama or panponi. Ito yung mga shades nila. Let's check how much this cost. Yan natin sa Kai Cosmetics. Pag bumili ka ng isang piraso, it's 129. Pag bumili ka ng 2 pieces, it's 245. Pag 3 pieces, 365. Pag yung whole collection, it's 490 pesos. Yun lang yung nakalagay na pricing. Hindi ko alam kung ganun pa yung magiging price after the launch. Pero yun nga, 129 pesos each siya. And magkakaroon ng iba't ibang deals pag dalawa yung binili mo, pag tatlo yung binili mo, or pag yung full collection yung binili mo. So we have here 4 different shades. Aha. Teka, lapit ako sa inyo ng onte. Velvet, Wine, Coffee, and Spice. So nakalagay dito sa kanilang packaging, it's paraben-free, animal cruelty-free, safe for children and pregnant women. All ingredients are FDA approved. And 5 ml siya. So yan. Yun lang yung kanyang packaging. Nasa pink na container siya na frosted yung ilalim. And yung kanilang mismong brand. So try muna natin yung Velvet. Alam ko pwede rin syempre sa cheeks. Eh, no? Lip tint collection. Pero alam ko pwede rin sa cheeks ito. Okay. Yan siya. Dito ba? Or dapat ba? Saan ba ako dapat mag-swatch? Sa kabila na lang. Para mas kita niyo. Kaya lang nagsistain siya. Ayun, nagsistain na siya. Okay. Ito pa nga yung mag-try. Okay, bubblegum pink yung kulay ng Velvet. And then, Wine. Tingnan natin kung ano magugusap kong kulay. Okay, ito medyo dark na pink version. Tapos, Coffee. Uy! Gusto ko yun. Gusto ko yung mga dark na brownie shade na ganun. Yan. Coffee. Then, Spice. Kulay ng Spice. Ito medyo orangey siya. Habang natutuyo siya, titingnan natin kung ano yung lasting effect niya. Pero let's try muna yung Velvet. So the way I do my lip tints, lagi lang naman akong gradient lip. As for me, ganun ako talagang mag-lip tint. Kahit anong lip shade, kahit liquid lipstick or kahit bullet lipstick, I always do a gradient lip kasi hindi babagay sa akin yung full-on na naka-lip tint. Hindi swak sa preference ko yung ganung full-on na lips. So, gagamitin lang natin siya as lip tint. Parang gradient effect. So, unahin natin tong so, Velvet muna tayo. Ang may bubblegum yung kanyang lip tint. Doe Foot Applicator. Ayan yung Velvet. Lasa din siyang bubblegum. Ito para kang kumain ng Kiss na candy. Ayan siya. This one is in the shade Velvet or itong shade na to. Yeah. Nag-leave na siya agad ng stain, which is good kasi lip tint naman siya. Ito yung Wine or ito parang deep pink color. So, limabango. Ito yung Wine or itong shade na to, yung pangalawa. Gusto ko yung scent, gusto ko yung how it feels. Mamaya tatry din natin sa cheeks, pero hindi ko gagamitin itong mga pink shades sa cheeks.
Next natin is yung coffee. Yung nakikita kong mas gagamitin ko. See, mas gusto ko to. Ito okay siya sa akin, yung shade na to. Coffee. Ayan o. Parang may brownish tint siya. Kaya hindi siya masyadong halata na lip tint. Parang natural lip color mo lang na amplified lang yung look. Okay, last natin is yung spice. Nag-leave na siya ng stain. Spice, ito medyo orangey tone na. May kumalat na sangitin ko. Okay, this one is in the shade Spice. Or etong orangey tone na ito. Yeah. So, try natin punasan. Ayun, no? Nag-leave na siya ng stain. And okay naman yung kanyang staying power. Hindi ko ngayon alam paano ako matatanggal dito sa braso ko to later. Pero let's go ahead and put on the shade I prefer, which is itong Kathy. If you're a guy or a guy na tampaminta, I would suggest, suggestion lang naman, you can wear whatever color you want as long as you're happy wearing it. Anyway, it's just makeup, it washes off. Pero isuot mo yung shade na it makes you feel good and feel confident about yourself. So ako, yun yung mga shades na gusto ko. Personal preference ko yung mga brownish shade, reddish brown, mga ganon. Hindi naman sa ayaw ko ng pink, pero feeling ko lang talaga hindi ako masuot ng pink in general. Pero sa mga girls, bagay na bagay yung pink, of course. It will make you look a lot younger. And parang dainty-dainty lang yung look. Okay, coffee na shade. Try natin dito sa cheeks. Tignan natin yung blendability. Okay. See? Gusto ko siya. As blush. Kasi hindi siya matingkat and hindi siya mukhang parang blush, para alam nagbabad sa araw. Tapos lagay natin sa lips. So yun, lagay din tayo sa eyes. Konti-konti. Alam, maging cohesive yung look natin, no? Actually ako talaga, pagka madalian, lip tint lang din yung gamit ko. Gusto ko lang magkaroon ng kulay yung mukha ko kasi masyado siyang pale pag balak. So, pwede yung ganyan ha, since nagsaset naman siya talaga. Or, you can set it with powder. Depende pa rin sa'yo. I'm oily skin and I don't have any problem with my lip tint. Ako kasi pagdating sa makeup, it's either I do the minimal or hindi naman full on na lashes and all. Pero kung lip tint lang, I don't normally use foundation anymore. Yung talagang skin ko na lang siya para hindi ako mahirapan mag-blend and karoon lang siya ng konting kulay and I'm good to go. Tapos fall ko na, okay na ako doon. Kung ano siya, kung mga cream blushers, mga color tint na parang nasa liquid lipstick form, doon lang ako nagka-foundation para mas even out yung skin ko. Ito, papasa siyang natural look. Layo ko kayo ng konti. Ayan, papasa siyang natural look na parang nagbilad ka lang ng araw, nagkaroon lang ng konting-konting kulay yung face nyo. And okay siya for me. Okay sa akin yung shade na coffee. That's my favorite shade sa collection na ito. So again, 129 pesos siya each. Kung dalawa yung bibilin mo, mas mura. Kung tatlo yung bibilin mo, mas mapapamura ka. Lalo na pag yung whole collection yung binili mo. Or etong apat na to yung binili mo. Yan. Basta ba dito Kai or CAI? Kai Cosmetics. Sorry ah. Ayan. So again, eto ulit yung apat na lip tint. Again, this one is in the shade Velvet, Wine, Coffee, and Spice. So, yun. Okay siya for me. Ayos siya sa akin. Usually naman, pag lip tints, nalilip talaga ng stain. Di siya mahirap i-blend. Okay siya. And ayos siya sa akin. If you wanna get away with using makeup, try tints muna if you're a guy. May enjoy mo siya kasi I've had friends in college who's a straight guy and is now happily married na nagli-lip tint. Alam niyo yung uso pa dati, yung Ever Bilena na nasa parang tube top na lip tint. Yun yung ginagamit pa niya before. Pero kung magli-lip tint ka, I would suggest yung mga ganitong shade, the brownie shade or darker version, and put it in the inner rim of your lips and you're good to go. Yun. Sana nagustuhan niyo itong mini-mini short
review nitong Kai Cosmetic. Congratulations sa brand for launching just a couple of days ago. And yun lang, if you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ng paraan. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's the screen. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching. God bless and stay safe. Bye!